Hey everyone, it's Dara and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna do another reading vlog. And this week, I pick up The Daughter of the Moon Goddess by Sue Lynn Tan. So isa tong fantasy novel based on a Chinese mythology, if I'm not mistaken. And it is a debut fantasy novel of Sue Lynn Tan. So inspired to sa moon goddess named Chang'e. Ewan ko kung tama yung pagkaka-pronounce, but I think it's pronounced Chang'e. So yun nga, si Chang'e, meron siyang anak. So I think sa start pa lang ng story is prisoner ata tong si Chang'e. And tinatago niya yung anak niya, si Xing Yin, dun sa emperor, celestial emperor nila. So itong si Xing Yin, na hiwalay siya sa mama niya, which is si Chang'e, kasi parang, diba, tinatago nga siya dun sa celestial emperor. So nagkahiwalay sila, parang naiwan sa moon yung mother niya, and then napunta siya sa realm kung saan celestial realm ata yun. Tapos meron siya nakilalang lalaki who turns out siya yung prince ng realm na yon, and then anak siya nung tinataguan niyang celestial emperor. Kaso hindi naman alam nung celestial emperor na si Xing Yin is anak ni Chang'e. Gusto kong matutunan ni Xing Yin yung paano niya i-handle yung magic niya. So, pumasok siya as companion nitong si Prince Li Wei. Yeah, ni Prince Li Wei. Nasimulan ko siya kaninang umaga lang. And I'm halfway through the book na. Kasi sobra akong nagandahan sa story. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda ng world building. Tapos ang dali niya lang basahin. Ang dali niyang intindihin. And na-enjoy ko siya so far. Tapos medyo kinikilig ng konti, but pinafollow ko naman yung journey ni Xing Yin as a archer. Para, kasi archer kasi siya dito. Natutuwa ako sa mundo na ito kasi parang it's enchanting siya. Ganon. If you watch Chinese fantasy series, parang ganon yung vibe niya. So, yeah. So, parang I don't know kung matatapos ko siya today or tonight, if walang disturbances. Pero feel ko matatapos ko siya tonight kasi sinasabayan ko siya ng audiobook. And ang ganda rin yung narration ng audiobook. So, yeah. So, good luck sa akin kung matatapos ko siya. And ano to siya? Duology to siya. So, hindi ko alam kung kung pipick upin ko rin agad yung book to na ito. Pero, who knows? Pero feel ko, nararamdaman ko na 5 stars to sa akin. Meron din siyang love triangle situation dito and oh my god. Basta, ang masaya. Hindi ko alam kung paano ko siya i-express sa inyo, pero nag-e-enjoy talaga akong basahin tong librong to kasi para siyang nga paulit-ulit na yung sinasabi ko dito. Basta basahin niyo talaga. So, I'll catch you up guys later. Thank you.
Hey guys, so today is Friday and reading update, natapos ko na yung Daughter of the Moon Goddess kagabi. And oh my god! So, habang nagkukwenta ako, let's do my makeup first. Kasi aalis ako today and pupunta ako ng BGC. Kasi meron kami, nag-meet up kami ng mga bookish friend. Yun yung mga friend ko na nakilala ko sa Discord. Yeah, Discord. Kasi may sinalihan ako sa Instagram na book club, which is the silent reading session. Kasi may silent kineme. Nawawala yung brush ko. So yun nga, about the Daughter of the Moon Goddess. Siyempre, dahil yung title ng book is Daughter of the Moon Goddess, nag-focus siya sa anak niyang si Shingin. So, yung simula ng story is itong si Chang-un. Prisoner siya sa moon. Kaya siya naging moon goddess. Kasi dati si Chang-un, dati siyang mortal. Tapos, she took the elixir to immortality to save nga si ano. Kasi nagkaanak siya and yun si Shingin. Tapos, bilang parusa, kaya siya nandun sa moon. Kaya siya naging moon goddess. Then, one time, bumisita yung celestial emperor or empress sa moon kasi parang may na-detect silang kakaibang energy dun sa moon na yon. And then, pinatakas ni Chang'e si Shingin kasi nga tinatago niya nga si Shingin dun sa empress. Kasi, what if baka ano nga, patayin nila yung anak niya. So, as a mother, ano niya, pinatakas niya si Shingin. And then si Shingin, napunta siya sa Celestial Kingdom. And then, doon niya nakilala si Prince Li Wei. Sobrang saya. Ang ganda ng world building. Very majestic. Then, gusto ko yung magic system nila. And then, yung reading experience ko doon is, feel ko nasasak ako dun sa world na yun. Hindi ko siya maibaba. Ganun. I can't put it down. And then, parang yun ata yung pinakaunang Chinese fantasy na nabasa ko. And, grabe. Yung experience parang ano, parang nanonood ka ng Chinese fantasy drama. Ganun yung peg niya. Action-packed siya, like, and then, my love triangle. Kakaloka yung love triangle. So, nung natapos ko yung libro, parang hindi ako satisfied na hanggang doon na lang siya. Parang, kailangan ko pa. I need more of the world. I need more of the characters. Alam mo yun? Yung parang, kailangan ko ng closure. So, sinimulan ko na din kagabi basa yung book 2, which is The Heart of the Sun Warrior. Baka i-continue ko siya basa doon sa meet-up namin mamaya. Kasi magdadala kasi kami ng kanya-kanya namin book. So, baka yun na lang yung dalhin ko. Yung tablet na lang yung dalhin ko. Kasi since wala naman akong physical book ng Heart of the Sun Warrior, pati ng Daughter of the Moon Goddess. So, parang ano, mas goods for traveling. So, yun nga. Feel ko mas good for traveling yung tablet kasi, ano, parang dagdag pabigat pa yung libro. Pero naghahunting na ako ng libro noon. Pero hindi pa ngayon kasi I'm still broke. So, if gusto niyo ng Chinese fantasy, ayun. Sinasabi ko sa inyo, maganda siya. Thank you.
Hey guys, so kaka-uwi ko lang. First time ko magbasa sa coffee shop. Tapos yung pinasukan namin coffee shop is The Coffee Bean and Tea Leaf. Yun. Tapos sa BGC. Tapos grabe, ang cozy ng place. Merong second floor, so doon kami sa second floor. Then, I have a new bookish friend, si Ate Janelle and Moonshine. Tapos, first time ko magbasa sa isang coffee shop. And, ang productive pala magbasa sa coffee shop. Like, oh my God. Tapos, may karamay ka pa magbasa. So, I might do it often. Mag-aaya siguro ako, ganyan. Yun. So, maybe, sa mga susunod na araw, mapapadalas yung tambay ko sa coffee shop para lang makabasa. Ganun. It was parang bagong ambience naman. Sorry, hindi ako nakapag-vlog kanina yung time ko doon kasi medyo nahihiya ako. So, ayun. Hello, everyone. So, I'm back and I have a reading update for you. So I finished The Heart of the Sun Warrior by Sue Lynn Tan. Dito na nag-wrap up yung story ni Xingyin and yung journey niya nung simula na nag-reunite na sila ng mother niya, which is si Chang'e. Dito na rin malalaman kung sino yung makakatuluyan niya, kung si Li Wei ba or si Wenxiu. I rated this a 5 out of 5 stars. Kasi ito yung closure na kailangan ko and na-meet niya pa rin yung expectations ko dito sa second book and mas action-packed siya and very emotional. Parang madali para sa akin maging connected sa mga characters and basta sobrang ganda pa rin na parang yung pagkakasulat niya sa book na ito, sa kwentong to is parang nakikita ko rin kung ano yung nakikita nung mga characters. Tapos nararamdaman ko rin kung ano yung nararamdaman ni Xingyin sa certain situation na yun. And basta. So the whole duology, 5-star siya para sa akin. And dahil dito, nagkaroon ako ng urge to watch Chinese fantasy. Kasi parang I cannot get enough of this world. Sobrang ganda. As in, like, oh my God. Dito na nagtatapos yung reading vlog. And, syempre, may dadagdag lang ako. I finally filled out my reading journal. So, bibigyan ko kayo ng konting pasada lang kung ano yung nagawa ko. Nagawa kong mga spreads. So if you see, I made a 2023 cover page. So ayun, continuation lang siya. And I hope na magtuloy-tuloy yung pag-fill out ko dito sa journal ko. Kasi minsan talaga may times na tinatamad ako. Ganyan. So next one. Ayun na yung January cover niya. So, medyo ano lang siya. Medyo konti lang siya. Very simple. So, here is my reading stats and my TBR list. And the books I've read. Ayan. So, meron pa siyang kulang. Para magpiprint na lang ako ng mga kailangan kong book covers, stickers, ganyan. I'm just waiting for, depende kung ano. Basta depende kung kailan ako makakapagpaprint. Kasi wala pa kaming printer. So, abangan nyo na lang yung January reading wrap-up ko. So, that's it. So, binase ko yung color palette based on the book covers ng libro. So, as you can see, blanco pa yung lalagayan ng libro. I'm planning to put any aesthetic pictures in here. Para naman, I love what I did in here. So, yeah. Yun lang. Pasada lang talaga. So, yeah. So, if you like this video, please give it a thumbs up and let me know kung nabasa nyo rin yung mga nabasa ko. And yeah, let's have an interaction on my IG and
here on my YouTube channel. So, yeah. So, have a great day and see you. Bye!